Isang magandang araw mga ka-brother. Isang magandang araw mga ka-brother. Meron na naman nagcha-challenge sa atin, brother. Anong challenge yung brother? Ito, basahin natin. Sabi niya kasi, ito, shoutout pala sa'yo. Big shoutout. Ito, may pangalan to eh. Si Eliseo Ostoke. Yan, shoutout po sa inyo. Sobrang simple lang ng comment ni brother. Sabi niya, 100 pesos food challenge. Yan. Parang gusto ko yan, brother. Parang gusto ko yung comment niya kasi mga ka-brother, lalo na sa panahon ngayon, sobrang mahal ng mga bilihin. So titingnan natin kung makakagawa tayo ng dish sa halagang 100 pesos lang. At saka makakatulong pa tayo sa mga ka-brother natin kasi yung 100 pagkakasyahin nila sa isang putay, brother. O sige, tara mga ka-brother, samahan niyo kaming mamili. Tara. So eto brother, ready na to. Yo! Bili po. At the century. Century to na. Magkano? 35 pesos. So ito mga ka-brother, 35 pesos. So 100 minus 35 magkano na? Meron pa tayo ditong 65. 65 pesos. So bili pa tayo ng pagsangkap niya. Ano magkano yung palabas? Tapos nabi ka 24. Magkano yung 2 piraso? 12 pesos. Ah, isang piraso 12. Mm-hmm. O sige, dalawa. Bali 24. Tsaka dalawang egg. Magkano ang egg? 7 pesos, bali 14 pesos dalawa. Ito mga ka-brother, meron pa tayong magkano? 27 pesos. Ano pa? 5 pisong mantika. Dar. So meron pa tayong 22 pesos. Ano pa? Sibuyas. Tsaka bawang. Sibuyas, dar. Sibuyas, bawang. Magkano? Buo. Tiglima isa, bali 10 pesos. Ano pa? Meron pa tayong 12. Paminta. 5 pisong paminta. So, bili na rin tayo ng ano, magic. Nalagyan natin ng magic. 4 pesos. Yun. Meron pa tayo dito, brother, ng ano, 3 piso. Pambiling yelo na lang to. Pambiling candy. So, ayun yung mga ingredient natin, mga ka-brother. Dali na natin sa outdoor to. Tara. Ito na yung mga ingredient natin, mga ka-brother. Yung worth 100 pesos. Tsaka yung sobrang 3 piso pala, mga ka-brother. Di na natin biniling yelo, no? Hindi na. Malamig eh. So, binili na lang namin siya ng onion licks para mas maganda yung or mas masarap yung gagawin natin. 3 piso to, brother? 3 piso yan. So, nakatipid tayo dito, ah. Ang gagawin na lang natin ngayon, brother, hiwain muna natin mga to. Eto na mga ka-brother, sisimulan natin. Una, magigisa muna tayo. So, konting mantika lang. Iuuna natin yung sibuyas. Tapos, lalagyan na natin yung bawang. At saka yung dulo ng dahon ng sibuyas. Malasa yan, brother. O yan, nakakaragdag pang yan eh. Isa-isa lang natin ito mga ka-brother. Tapos isasabay natin yung patatas natin mga ka-brother. Ang goal natin dito mga ka-brother, mapalambot natin or at least magisa natin yung ano natin, yung patatas. So hintayin lang natin siya lumambot mga ka-brother. Yung dish na to, pwede nyong gayahin mga ka-brother ha. Mura-mura lang naman brother eh. 100 pesos lang. Sobrang mura. Tsaka for sure mag-enjoy kayo dito. Hintayin lang natin medyo matusta yung ano natin, yung patatas. Patatas. At saka hintayin natin siya lumambot ng konti. Medyo natutusta na mga ka-brother. Lalagyan natin ng ano, yung mantika ng ano, yung century oil. Ay, masarap din yan eh. Masarap yan. Ihalo lang sa kanin. Para at least makatulong yan brother. Para lumambot ng mabilis yung ano natin, yung patatas. Tsaka may flavor na din ng tuna brother. Meron na. So, isa-isa lang natin yan mga ka-brother. Pero tanggalin muna natin to. Eto na yung ginisang patatas natin mga ka-brother. Lalagyan na natin yung century. Yan o. Tanggalin natin itong laurel. Yan. Halu-haluin lang yan mga ka-brother. Tapos, lalagyan pa natin yan ng dalawang itlog.
Tapos halo-haluin lang yan. Then lalagyan natin ng konting magic yan. Though medyo maalat na yung ano, yung century, lalagyan pa natin ng magic. Ang dating sa akin, brother, para siyang ano ah, burger, parang ganun yung dating niya. Para siyang patty. Oo, parang patty yung dating niya oh. Yan oh. Ganyan lang yan. Tapos eto mga ka-brother, lalagyan din natin ng paminta. Yan. Hop, okay na yan. Tapos saluluin lang natin. Tapos eto na yung brother. Ganyan lang siya kasimple mga ka-brother. Simpleng-simple lang naman pala yung procedure brother eh. Sobrang daling sundan lang to mga ka-brother. So okay na yan. Tapos isa lang na natin to. Isa lang na natin to mga ka-brother. Ganito lang yan. Form lang natin. Bilugin mo lang brother. Lulutuin lang natin sa mahinang apoy. So ang goal lang natin dito mga ka-brother, medyo maluto lang yung kabila tapos i-flip natin siya mamaya. Ang dating niya brother, para siyang omelette. Omelette. Para siyang tuna potato omelette. Yan. So ganyan lang siya. So lutuin muna natin yan. Brother, medyo okay na to, i-flip na natin siya. Sige nga brother. Magic flip. Subukan natin. Dapat hindi mag-fail to. 1, 2, 3. Hop. Ayun, isa pa. Oh, yun, perfect. Muntik pang tumila po, brother. Muntik pang masira. Pero ang ganda ng itsura niya, mga ka-brother. Oh. Ayan, oh. So, mga anon pa to, mga siguro nasa 2 to 3 minutes na lang to. Okay na. Mahinang apoy lang, mga ka-brother, baka masunog eh. Eto na, mga ka-brother. Ready na yung ginawa nating, hindi ko alam yung pangalan nito, brother eh. Omelette. Omelette tuna. O tortang tuna. Century omelette. Pero bago tayo mag-start mga ka-brother, pray muna tayo. Thank you Lord sa napakasarap na pagkain na to. Bless this food Lord. In Jesus name we pray. Amen, amen. Amen. Pasensya nyo na po yung ano, ingay sa background kasi sa likod ng camera to, marami mga batang naglalaro po dito. Oo, kasi pero, fields to eh. Oo, ang dami nagpapalipad ng saranggola. Pero siguro, start na natin brother. Oo, brad. Tsaka yung itsura niya para siyang pancake brother. Ayun o. Taste test na natin. Wala na po kami nagawang sausawan kasi sa halagang 100 pesos, hindi na siya umabot. Talagang inano namin sa 100 pesos mga ka-brother. Ito lang nagkasya mga brother. Cheers. Cheers. Kain po. Sarap. Sarap brother. Ito yung patunay na nag-elevate yung century tuna into a different dish. Ang ganda. Ang sarap. Sobrang sarap mga ka-brother. Eto mga ka-brother, for sure may mabibili naman kayong century sa inyo. Meron naman sigurong mga patatas dyan. Subukan nyo mga ka-brother. Actually kahit wala siyang sausawan mga ka-brother, hindi siya maalat, saktong-sakto lang. Napakasarap niya. Kagin. Ibang klaso. Kaya kung walang patatas brother, pwede rin siguro yung kamote. Oh, pero ako mas prefer ko yung ano, patatas kasi yung kamote matamis yun eh. Medyo matamis-tamis. Parang hindi ko gusto yung matamis na paghahalo sa century. Sarap. Yan na. Tsaka parang ano, hindi naman na overpower yung tuna. Andun pa rin yung lasa ng tuna mga ka-brother eh. Ang masarap dito yung patatas niya. Parang sinipsip niya lahat ng lasa. Dahil dun sa nilagay nating ano eh, yung pati yung oil niya, pinanggisa natin, kaya naging century flavor din yung patatas natin. Sarap. Sarap niya. Eto na ka-brother ha, silagot na namin yung challenge mo. Kain po. Tsaka yung challenge na to brother, perfect na perfect ngayong pandemic. Kasi lahat ng tao ngayon, nagtitipid. So, ito yung parang ibang way para mapasarap mo pa yung ordinaryong century tuna. Dama. Subukan nyo rin po sa ano to. Pwede sa sardinas, or basta kahit anong canned goods. Kahit anong dilata. Sa patatas, onion leeks, lagay nyo. Sarap. The best. Sa halagang 100 pesos niya, brother, masarap na siya. Ano na siya? Kumbaga, worth it na siya. Worth it na. Sino? Pagkita ko. Pero may napansin ako sa kanya, mga ka-brother. Parang, ano siya, malambot siya. Parang natatanggal agad. Siguro, para sa akin lang, ha, mas maganda siguro lagyan mo ng harina. Yung konting harina lang, no? Konting harina para at least mag-stick yung ano, yung patatas at saka yung century. Pero so far okay na siya mga ka-brother eh. Decente na siyang tingnan, you know. Pinagkasya kasi natin yung talaga yung 100 pesos. Kulang, gusto namin bumili ng harina kanina, kaso eh dahil 100
challenge nga, 100 pesos. Ayaw naman namin dayain ni brother. Tsaka kahit wala siyang sausawang brother, masarap na rin siya. Mm-mm. Hmm? Parang ano, kumakain ka ng okoy. Parang ganun yung ano niya, brother. Ito at least, ano pa to mga ka-brother? Healthy pa. Mm-hmm. Meron ka ng patatas, itlog, rich, tuna. Rich in omega 3. Mm-hmm. Plus yung itlog pa, tsaka yung patatas. Sarap. Real talk mga ka-brother, sobrang sarap. Ihanda mo to sa mga bata, brother. Oo. Perfect. Nagugustuhan nila. Iniisip ko pa dito, brother. Pwede pa siguro to ipalaman mo. Ipalaman? Oo, palagay mo. Pwede rin, pwede. No? Lagyan mo lang ng ketchup, tapos buns, okay na. Mm. Para magiging patty siya. Oo. Sa bagay, yung ano, yung empanada, alam ko, tortang ano lang din yun eh. Tortang karne, parang ganito lang yung style din eh. Parang torta din. Kaso binalot lang, no? Kaso binalot lang. Try kaya natin empanada minsan. Mm-hmm. May nakita akong nagre-request, brother, Ilocos empanada. Mm. Siguro pwede. No, brother. Try natin minsan niya, mga brother. Sop. The best. 100 pesos. Kung tutuusin, ano yan? Good for 4 na tao. Mm-hmm. Kaya kasi kami ni brother, dahil pinapapak na lang namin, no? Wala na kaming kanin, mandami pang sobra, pinapapak na lang namin. Pero kung nasa 4 na katao kayo, good for 4 servings. Okay na. Siguro masarap din to, brother. Ano, sausawan yung ano, sibuyas, suka na may bawang. Ay, sarap. Sarap. Yung coke mga ka-brother, hindi kabilang sa 100 pesos to. Ibang budget na po yun. Ano to? Natira lang to dun sa rep kasi may stock kami. So, 100 pesos challenge talaga siya, brother. Oo. Kasi yung coke, hindi naman tayo gumastos. Hindi. Kaya, ito, naubos na namin ni brother eh. Ito, sarap kasi. Sarap? Parang bitin eh. Mm. Parang gusto ko pang gumawa sa bahay, brother. Pwede. Actually, ito, konti lang kasing patatas na ginamit namin ni brother, kaya konti lang nagawa namin. Nasa dalawa lang, dalawang itlog. Pero so, marami yan siguro to, hindi ka mabibitin. Mm-hmm. The best. Panalo. Siguro ganito, mga ka-brother. Shoutout na po tayo. Sa mga ka-brother pala natin na gustong pa-shoutout, ilagay nyo lang po sa comment section, name, location, tapos hashtag Kalina Brothers, hashtag ka-brothers. Yan. Shoutout na po tayo. Shoutout po! Shoutout kay Johard Munoz ng Pangasinan, Patrick Adrian Lagmay and Josephine Pedelino, belated happy birthday sa Tarlac City, Michael Pogi Alas Asin, Miguel Malabanan ng Pasig, Jeric Lampano ng Cavite, Clark Joshua ng Cavite, Nario Family ng Riyadh, Saudi Arabia, Jay Refreya Ramos ng Laguna, Jan Domingo ng Cavite, Gio Family ng Dumaguete City from Marvin and Crystal, Venjo Lastimado ng Cebu City at Marco Rumarao ng Valenzuela City. Shoutout po. Shoutout po sa inyo. Ikaw naman, brother. Shoutout kay Mark Nino Villarin ng Cebu, Kim Brian Tulio ng Angeles City, Jude Comendador ng Cebu City, Patatas ng Mobile Legends ng San Francisco, California, Pulutan PH ng Bulacan, Amiel Grant Santos ng Pangasinan, Bot Killer PH Gaming ng Tanay Rizal, Lawrence Reyes ng Binangonan Rizal, Bea Soriano ng Bulacan, Jason and Jessa Lucero ng Alaminos City, Pangasinan, Hayden Von Ruales ng Calejon Street, Rubelin Tibalbag ng Cagayan de Oro City, Ice Dungka and Katrina Ranada ng San Fernando, Pampanga, Clyde Lavado ng Capiz, Mark Gases ng Ilocos Norte, Alexis Constantino ng Abu Dhabi at kay Mark Anthony Sanchez ng Dubai. Shoutout po sa inyo mga ka-brother. Shoutout po. Ala, ubos talaga. So, pero at least mga ka-brother, sa halagang 100 pesos, may ulam ka na at saka nabusog ka pa talaga. Sulit na sulit, brother. Sulit na sulit, sobrang sarap pa. Siguro yun lang mga ka-brother. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to mga ka-brother. Challenge accepted as usual, di ba? Mission complete. Mission complete. Maraming salamat po sa laging panonood. Sobrang appreciate namin yan mga ka-brother. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless.